Hello mga katropa farming. Update ko po kayo dito sa ating mga alagang inhing baboy. Si Tagpi po at si Tisay ay napakastahan na po natin yan. Halos panabay po yan dalawang yan. Nakakatuwa naman po at nakastahan na po yung ating dalawa. Pero po itong kulay puti po nating baboy na si Mutya ay hindi pa po nakakastahan at hindi pa po siya nangangandi. Nag-aantay-antay lang po tayo na mangandi itong ating inahing baboy na ito. Nang sa ganun po silang tatlo ay panabay po sa pagbubuntis. Ito naman pong dalawa nating maliit na inahin ay medyo matagal pa po yan kasi kulang pa po sa buwan. Ayan po, nakakatuwa na po silang pagmasdan at bigyan ng pakain kasi buntis na po yung dalawa natin, nakastahan na po yan. Ito na po yung ating mga biik. Ayan po yung ating mga biik. Napaka lilintog na po at napakalalaki na po niyan. Lalo na po yung puting yan. Oh. Kung mapansin po ninyo ay talaga pong napaka bilog na bilog po yan. Bali sila po ay 21 days na naman yan. Oh. Ayan, bali 21 days na po sila. Baka lalaki na po ng ating mga biik. Nakakatuwa na po. Ayan po sila. Bali ang inahin po dito ay tatlo ang inahin po ng mga biik. Ayan po ay gagawin na po nating inahinin. Dagdag po sa ating inahinin yung tatlong mga babae. Ito na po yung ating inahing baboy na si Risa. Ayan po, napakalintog po niya ni Risa. Hindi po natin pinabayaan sa pagkain. Bali 3 times a day po natin pinapakain si Risa nang hindi po siya mga yayat. Dahil malakas pong dumidi yung mga biik niya. Kung mapansin po ninyo ay talaga naman pong napaka lintog ng katawan at yung balugbog po nila ay halos talaga pong may alalod po sa gitna. Training siya ng 5 kilo o 4 to 5 kilo. Yan po, bali sila po ay nag-range na po ng 5 to 4 kilos po ang kanilang timbang. Sila po ay bahagya pa lang pong kumakain ng beak booster natin. Malakas pa rin po sila sa didi. Ito po yung aking asawa. Pawis na pawis po sa paglilinis. Ayan po, lagi po nating nililinis itong kulungan ng ating inahing baboy at saka po itong mga baboy natin dito. Ito po hindi po natin masyadong binabasa ang kulungan ng itong ating inahing baboy kasi medyo nagkatay po yung ating mga biik. Pag po laging basa itong ating kulungan ng baboy, lagi po sila kasing gumugulong. Mas okay po yung ganito na konti-konti lang po yung basa. Kung saan lang po yung may ihi at may dumi, dun lang po natin binabasa yung kulungan. Nang sa ganun po ay hindi po siya basang-basa itong loob ng kulungan. Nang sa ganun ay meron po silang nalulugmukan na tuyo. Ayan po yung aking asawa, ayan po ay lagi po niyang hinihimas itong ating mga biik nang sa ganun daw po ay maamo po yung biik sa kanya. Nang hindi daw po mailap. Ayan po sa susunod po na mga ilang buwan pa pag nanganak na po itong ating mga inahing baboy dito, ayan po ay marami na po yung ating mga biik dito. Mas nakakatuwa na pong pagmasdan. Kasi mas marami na pong gagalaw dito sa ating kulungan. Ayan po, talaga pong nakakatuwa na po sila. Ikaw, marito ka, dali. Ikaw, dali. Nakakatuwa na po yan. Imasin madali, mami. Ito ang hilig lumapit sa akin ito. Ay, masin na mami. Kasi nangangagat ka, nakikipagbihaan ka pa. Ito pong ating mga biik na ito ay hindi po natin tinanggalan ng mga ngipin.
Simula po nung pagkaanak ay hindi na po natin siya, hindi na po natin sila pinakalma, pinabayaan na po natin mga anak lang si Risa. Hindi na rin po natin tinanggalan ng mga ngipin. Nasa ganun po ay mas okay naman po. Si Risa naman po ay okay kahit di na po tinatanggalan ng ngipin yung kanyang mga anak. Yung isa po nating maliit na inahin dito ay naglalandi na po, ay hindi pa po natin pwedeng pasawahan kasi maliit pa nga po. Tsaka kulang na kulang pa po sa buwan. Sila ay 5 months pa lang ano? 5 months, magka 5 months yung mga maliliit natin. Ito naman po ng ating mga inaing baboy dito ay yan po ay 8 months, papunta na po silang 9 months. Kaya po goods na po yung kanilang pagpapakasta. Magandang maganda po para sa kanila. Eksakto po sa buwan. Hello, sige. Ikaw. Ayan po, yung ating mga big. Naglalaro-laro po sila. Pinky! Ayan po, bali. Hindi naman ikaw si Pinky. May pangalan na po agad yung mga big natin. Pinangalanan na po nung aking asawa. Ayan si Pinky, oh. Yun daw po si Pinky. Yung kulay itim na may puti ang noo. Isa si hamster, ayan yung pala tulog. Yun daw po si hamster, yung may puti sa liig at hanggang paa po. Bali ang ano lang po natin dito ay yung mga manok, napakadaming pong manok dito. Kung mapansin po ninyo, yan po. Yan po ay lagi nating sinisibo kasi yung mga manok pong yan ay napakahina po dito sa ating mga biik po. Kasi yung kanilang ipot po, pag nakain ng ating biik ay may posibilidad po na lumaki ang tiyan nila. Kasi pag yung ipot po ng mga manok ay mayroon pong bulate at nakain ng ating biik, ay yari po yung ating mga biik. Yun po yung iniiwasan po natin na makain ng ating biik. Kaya po lagi nating sinisibo. Tulog na yung iba, oh. Ayan po, sarap po ng tulog ng iba nating mga biik. Pag busog, tulog, ah. Pag po busog yan, mga biik natin yan, ay lagi po silang tulog. Pag yan po ay gutom, ay hindi po sila nandididit sa ating inahin. Yan po ang kagandaan dyan sa ating mga biik. Yan po, bali natapos na rin pong kumain yung mga baboy natin. Nagsialisa na po. Yan po ay nandun sa labas. Yung ating mga inahing baboy. Kinakati yung pinang... Ayan po yung ating mga baboy. Kung mapansin po ninyo yung lupa po natin dito ay sobrang putik po kasi maulan po dito sa amin, kaya po medyo nagpuputik itong ating lupa dito. Pero isang buong araw lang naman po yan na diretso ang init, yan po ay tuyo, matutuyo po yan. Mas okay naman po yung gano'n na medyo basa-basain, nang sa gano'n ay mas malamig po yung singaw ng paligid natin dito. Mas okay po sa ating mga baboy, mas gusto po nila yung gano'ng medyo malamig po yung lupa kaysa sa mainit po ang singaw. Medyo na-stress po sila pag medyo mainit. At sila po ay gustong gusto laging lulugmok sa malalamig na lugar. Ito po yung ating baboy. Ayan po, bali yan pong kahoy na yan, yung puno ng kahoy na yan na hindi na po natin tinanggal dyan. Ayan po yung purpose niyan. May girin po nilang kudkudan pag sila ay kinakati. Yan po mga katropa farming, bali hanggang dito na lang itong ating video. Ako po ay magpapasalamat na sa mga sulid na mga sumusuporta, OFW, silent viewer, at saka po sa mga baguhan pa lang pong manonood. Ako po sa inyo ay hingi ng pabor, at ako po sa inyo ay maglalambing na palike and share po at pasubscribe at papindot na rin po ng bell button para po lagi tayong updated sa ating mga video gagawin. Maraming salamat. Bye bye. Oh.